Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So Sunday ngayon, hindi ako makasimbo. Pero baka sa mga susunod na ano na, ipipix ko na talaga yung Linggo. Linggo na walang pasok. Kapag ano na, pag dumating na yung mga ano ko, pang nail. Oo, mag-aaral ako ng mga nail. Tapos ano tayo? Sino kaya? Baka meron dyan pwedeng ano, model. Mamodel ko yung kamay nyo. Aanohan natin, gagawa natin ng nail, yung extension, guys. Pagpapraktisan ko. Para pag Linggo, nakafix na wala akong pasok. Tapos makakasimba ako, doon lang ako tatanggap ng mga kliyenteng magpapagawa ng kanilang kuku. Kasi pagtanungan ko, hindi pa pala kailangan magpa-register ng business dito kung yung sahod, kung kinikita sa business mo maliit pa lang daw. Lalo na ako, starting pa lang, diba? Kapag ano daw talaga yung parang sobrang laki na talaga, yun daw yung kailangan ng mga business permit. Pero, i-declare ko lang yung ano ko, yung na may negosyo ako. Para ipapakita ko next year. Yeah. Racket-racket din pag may time. So, siniisip ko kung mag-online business ba ako, kung paano makapag-start. Kasi ang dami rin Pilipino nag-online business dito sa Canada. Kasi diba sa Pinas nga nag-online business ako, syempre dito iba. Hindi ko alam kung paano yung way. Para dagdag extra income. Pag-aralan ko din yun. Discarded para makapagdagdag ng panggastusin. Ha! Grabe, ang bilis ng araw! Ano na ngayon? 16? 16 na ba? 16 na, grabe! Next week, magta-20 na! Oh my God! Tas, patapos na naman ang July. August na. Taglamig na uli. Ba't lumalamig na? Malapit na ang fall. Oh my God. Malapit na naman. Lamig na naman. Last winter. Hi. Sana makaipon na rin kami ng ano. Pag naipon namin yung pang last tuition ni Marvin. Makaipon kami ng pangbili namin ng second hand na sasakyan. Para next year, makapag Uber na si Marvin kapag tapos na yung class niya. Hanggang April na lang kasi yung class niya. Tapos kapag tapos na, pwede na siya mag full time. So, pag nag full time siya ng umaga, pagka out niya, diretso na siya pag Uber. Kasi malaki nga rin daw yung ano income sa pag Uber. Tapos nasa iyo pa yung oras. Halimbawa, maka ano na siya. Maka 300 na siya. Pwede na siya umuwi. 300, 200, laki na din nun. Tsaka 100 pala, kahit maka 100 yan, laki na din nun. Kaya gusto namin magkaroon, iyon yung purpose namin, kaya gusto namin magkaroon sa kanya. Tapos, yung mga ibang international student na dadating, gusto rin namin matulungan na pagdating sa pagsundo-sundo sa ano, sa airport. Kasi ang mahal din ang bayad pagsusundo sa airport. Kaya gusto namin makakuha kami ng sasakyan na medyo malaki-laki yung likod para pwede na paglagyan ng maleta siya ka box. Kasi next year, binabalak na naming bumisita dito parents ni Marvin. Kailangan namin ng sasakyan. Pagsundo sa kanila, tapos mapapasyal namin sila Mama Aida. Kung hinanap niyo si Marvin ay nasa trabaho na, maagap umalis. Awan ko ba? Alas 6. Mag-aalam kasi kami ng alas 6 or 5:30. Pag basta, yung katawan ko nagigising na hindi na makatulog. Eh, anong oras ngayon? Mula nang nagising ako kanina, pinapatulog ako ni Marvin. Be, tulog na ako nang magsasayang. Nagsaing siya. Tapos sabi niya, be, matulog ka pa. Huwag ka nang maghawak ng cellphone mo. Sige na, tulog na. Tinanggal niya yung cellphone ko. Tulog na. Tutulog ako, tapos nagising. Gising na naman ako kasi nga, yung shower, sa likod lang ng kwarto namin, eh, din nung binuksan niya yung shower, nung naligo siya,
lakas ng tunog, eh hindi na ako nakatulog lalo. Tapos pag-uwi mamaya, may mga ilo-laundry pa kami. Hindi pa tapos ang laundry natin, guys. Tapos bukas Monday na naman, pasok na naman pa rin. Push, push. Pero okay lang yan. Ganun talaga, tsaga-tsaga muna tayo hanggat hindi pa ako nakapag-aral. Tsagaan muna tayo sa trabaho ko. Pag nakapag-aral na naman tayo, hindi na tayo mababa ang sahod. Nasa 20 na, hindi na natin kailangan magdalawa ng trabaho. Hindi ko na kailangan mag-overtime, mga ganun ba. Sige guys, update ko na lang ulit kayo mamaya pag uwi ko. Bye-bye! Hello! Hello, may puro pimples na naman ako. Tatapos lang kasi ako, kaya pimples na naman. Parang ito na liig ko, hindi pala. Hindi tayo nakapag-skincare. Busy na naman. Mag-skincare ako mamaya. Skincare. Nintay na lang namin yung bus, guys. Sobrang dami pa namin ilalondi. Tapos hindi ako nakapag-tiklok kahapon. Hindi ako nakapag-tiklok kahapon. Tapos... Hello, guys. Nandito na kami sa bahay. Ito, iniinit namin yung aking niluto nung nakaraan na sinigang sa salmon, meron pa rin. Tapos si Marvin, binababa yung laundry namin. Diba? Kaka-uwi lang, may gagawin pa rin. Ganito sa Canada. Hindi tulad sa Pilipinas, pwede ka nang humiga, pahinga. Dito, ang dami pang gagawin pagka-uwi, guys. Dami ka pang i-prepare. Pagkatapos mag-laundry, ganun pa tayo, magtitiklop pa. Tapos si Marvin, gagawa pa ng assignment. Dito tulad sa Pilipinas, pag uuwi ka, nandiyan ang parents mo, magluluto. Hindi ka maglalaba kasi sila din ang naglalaba. Ganun ako sa bahay. Si mama ko ang naglalaba, sila din ang nagluluto. Ang naluluto ko lang, mga prito lang, guys. Prito lang. Tapos yun, naguhugas ako ng pinggan. Tapos linis ng bahay, yun ang ginagawa ko. Pero pagdating sa paglalaba, ay nako, hindi. Pero mahilig ako magtiklop-tiklop. Ginagawa ko yan. Kaya dito lang talaga ako natutong magluto. Yan si Marvin natututo ng paunti-unti kasi kapag talaga hindi ko kaya magluto ka. Tapos yan, hindi din niya naglo-laundry kasi meron silang naglalaba sa bahay nila Marvin. May pumupunta doon naglalaba ng mga damit nila. Kaya dito talagang gawa mo lahat. Magpupuyat na naman si Marvin kasi ang bilis lang ng midterm dito. Parang kaka-exam lang niya last 2 weeks ata. E ngayon, meron na naman. Exam week na naman siya next week. Tambak daw siya ng mga assignment. Kawawa naman tong bebe ko. Ay, kakain na tayo. Asikaso na ako guys, wait lang. Wow! Anong luto yan? Sayo. Sarap? Mm. Gutom lang. Ano yan? Patis? Patis lang na may kasamang wala na. Kalamansi. Patikim ako. Wait lang. Zero. Unang subo. Anong lasa? Tarap. Ano masasabi mo sa kanina sa luto ng asawa mo? Huh? Love you. Love you. Kain na guys. Kakain muna tayo. Busin na tong kanin na to. Hindi napapanis ang kanin na no? Hindi. Naka-aircon kasi. Biro tayo ng paninsan. Biro, nabiro pa tayo ng paninsan. Ay, isang beses, ilang araw na kasi yun. Hindi nakakain kasi lagi kami may pagkain. Ulam pa din ah. Anong ulam? Oh, yung isda. Sarap. May chicken pa. Guys, tapos na kami tumahin. Nakapaghugas na rin ako. Naantok na ako. Kaso hinihintay pa yung laundry. Baka bukas na ako magtiklop pag uwi ko galing sa trabaho. Kasi maaga pa akong gigising. Ang dami ko pa rin gagawin bukas ng umaga. Luluto pa ako ng ulam ko. Ganyan pa ako ng mga gamit ko. Tapos yung dadalhin ko. Pinaantok na ako. Late na kasi kami naka-uwi.
mukha lang maagap kasi maliwanag. Pero halos 8:30 na rin. Oh, magpapaalam na ako. Thank you guys. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel po. Magsha-shoutout pala ako. Wait lang. Shoutout po kay Ate. Ate Brida. Bali siya po yung nag-comment dun sa aking TikTok account at kay ano po. Kay hindi ko po alam kung babae lalaki. Lalaki ata. Lalaki po ata kayo. Eugene Gabby Pohas. Pohas po, Jazz. Ganun po. Sorry na. Hindi ko pa alam paano ko ipopronounce yung apelyedo. yan na naman. Itsura natin. Pagod na pagod na. Pero at least nakatulog tayo ng ano talaga. Nakatulog tayo ng 8 hours, di ba? Naano ko na namatulog kami ng 9:30. Anong oras na malapit na mag 9:30. Kaya kailangan ko na maggayak para makatulog na ako. Para mahaba yung aming tulog. Para fresh. Pero ngayon, ang dami kong ano dahil nga nagkatatapos lang ng regla ko. Kaya, mag-i-skin kayo ulit tayo mga 1 week. Okay na ulit to. So, bye-bye!